nung araw na magsimula na yun, gabi na yun, wala nang ilaw, sumabay na pati ilaw, wala, brown out na talaga. Wala, kahit cellphone na i-off mo yung ringtone niya kasi baka marinig sa labas, baka pasukin kami ng itim sa loob ng bahay. Yun, kahit tumawag ka sa pamilya mo, unting ingay lang, na ano mo kasi baka marinig ka nila sa labas. Yun, doon namin ano kaya bukas, makakalabas pa kaya kami dito sa bahay na to, makakalikas pa kaya kami, o dito na kami mamamatay. Yun, naisip ko, mano na lang ako kay Allah, kasi kung mamamatay kami dito, mangyayari talaga sa oras na yun. Nung kinabukasan, yun, inipon ko yung mga anak ko, sabi ko, kay Allah tayo humingi ng tulong na sana makaalis tayo sa lugar na ito na walang mababawas sa atin. Ang iligtas na lang natin yung mahalaga, iligtas natin yung buhay natin. Eh, kung nagpunta kami sa MSU, dun ko na ano na, bawat daan, makita mo yung mga tao nagsisilikas, kasama yung mga anak, gitbit yung mga pamilya kasi natatakot sa putukan. May makikita kang umiiyak na bata kasi hinahanap yung nanay, hindi na alam kung saan hahanapin. Ano sa sarili ko, sana pag dalawang araw, tatlong araw, mawala na agad yung putukan. Bumalik na sa dati. Yun, hanggang umalis kami ng bahay, wala kaming naisalbang gamit. Kahit gamit ng anak, wala. Yun, nagsimula kami. Kasi kailangan magsimula ulit. So, pinag-aral ko yung mga anak ko. Yung lima sa kanila yung nag-aaral. Yun nga lang, hiwa-hiwalay. Dalawa sa Marawi, tatlo dito. Yung isa akong dalaga sa national nag-aaral. Yung lalaki sa mamisa. Yung tatlo dito naman sa Pantar yung isa, at saka dito sa Baloy, Beto Timbal. So, lima silang nag-aaral lahat. Bali, anim yung anak ko. Limang babae at saka isang lalaki. So, yung asawa ko, isa siyang security. So, dati kong hanap buhay sa Marawi, sari-sari store. Yun yung dati namin kabuhayan dun sa Marawi, sari-sari store. Nawala yung pagkasira ng Marawi, siyempre dito na wala na kabuhayan. Wala na kami hanap buhay, maliban dun sa pagiging security ng asawa ko. Bukod doon, siyempre kailangan bumangon ulit para dun sa pag-aaral ng mga bata.